Magandang umaga mga bata. Ang ating asignatura ngayong umaga ay ESP 5 para sa quarter 3, week 2. At ang ating aralin na tatalakayin ay ang pagpapamalas ng pagkamalikhain. Pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na nakapagpapamalas ng pagkamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit, at sining gamit ang anumang multimedia o teknolohiya. Sa unang aralin na nakaraang linggo ay iyong natutuhan ang mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Sa araling ito naman ay inaasahan ikaw ay makapagpapamalas ng pagpamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit at sining, at sa linggo din na ito ay inaasahan na makapanatili mo ang pagkamabuting mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok. Ang ating talino at mga talento ay biyaya mula sa Diyos na dapat natin gamitin sa mga kapaki-pakinabang na paraan. Kaakibat sa mga gawain ginagamitan ng talino ay ang ating pagkamalikhain. Maraming paraan ang maaari natin gawin upang malinang ang mga kasanayan ito. Isa na rito ang paggamit ng multimedia o teknolohiya na nagpapakita rin ng pagiging malikhain. Sa pamamagitan ng angkop na paggamit ng talino, makatutulong ang mga kabataan tulad mo para sa kaunlaran ng bayan at ng buong mundo. Pag-aralan natin ang mga larawan sa ibaba. Ano-ano ang mga ipinapakita ng mga ito? Unang larawan, ikalawang larawan, ikatlong larawan, ikaapat na larawan, at ang ikalimang larawan. Paano ipinakita ang pagiging malikhain sa mga likhang sining na nasa larawan? Makakalikha din ba tayo ng ganitong mga likhang sining gamit ang makabagong teknolohiya? At yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Tama, ang mga ito ay nagpapakita ng pagkamalikhain. Ito ay isang katangian nating mga Pilipino na dapat nating ipagmalaki at pagyamanin. Ikaw, paano mo may pamamalas ang pagkamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit at sining gamit ang anumang multimedia o teknolohiya? Para sa bahaging pagpapaunlad, ang mga sumusunod ay ang pananagutan upang malinang o mapagyaman ang mga talentong bigay sa atin ng Diyos. Una, ipagpatuloy ang pag-alam ng iba mo pang talento na namana mo sa iyong mga magulang at natutuhan mo sa iyong mga guro at mga taong nakakasalamuha mo sa paaralan, simbahan, at pamayanan. Sikaping lumahok at gawin ang pagpapakita at pagpapahayag ng sariling talento. Ikalawang pananagutan upang malinang ang iyong talento. Maging gawi ang pagbabahagi ng iyong mga talento. Ikatlo, lumahok sa mga paligsahang makatutulong upang mahasa ang iyong talento. Ikaapat, maging mapagkumbaba sa pagtanggap sa karangalan, mga papuri ng ibang tao o samahan. At ang ikalima, higit sa lahat, maging responsable sa paglinang at pagpapayaman ng iyong talento. Gawin naman natin ang gawa.
at ito bilang isa. Hikayati ng miyembro ng pamilya, bumuo ng isang sayaw, awit o sini gamit ang anumang multimedia o teknolohiya na nagpapakita ng pagpapahalaga ng kultura ng mga Pilipino. Maaring i-video ang actual na output at ipadala sa guro sa pamamagitan ng Facebook, Messenger or group chat. Gawing gabay ang rubrics. At narito ang rubrics. Mayroon tayong pamantayan. Sa bahaging pamantayan, mayroon tayong pakikiisa at kagalakang ipinamalas sa gawain. Makakakuha ka ng 3 puntos kung lahat ng kasapi ng pamilya ay nakiisa sa gawain at lahat ng kasapi ng pamilya ay nagpakita ng kasiyahan sa pakikilahok sa gawain. Makakakuha ka naman ng 2 puntos kung isa o dalawang kasapi ng pamilya ay hindi nakaisa sa gawain. Or isa o dalawang kasapi ng pamilya ay hindi nagpamalas ng kagalakan sa pakikilahok sa gawain. At ang panghuli, makakakuha ka ng 1 puntos kung 3 o higit pang kasapi ay hindi nakiisa sa gawain. At 3 o mahigit pang kasapi ng pamilya ay hindi naipamalas ng ang kagalakan sa pakikilahok sa gawain. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, lagyan ng masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot kung hindi. Una, makatutulong ang bagong teknolohiya sa pagpapaunlad ng ating kakayahan. Ikalawa, umiwas sa mga gawaing makapagpapaunlad sa ating sarili. Ikatlo, makilahok sa mga paligsahang makapagpapaunlad ng talento sa iyong barangay. Ikaapat, huwag ibahagi sa iba ang ating talento. At ang ikalima, magsanay upang lalo pang maging mahusay. Ngayon ay ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2. At narito ang aking mga kasagutan. Para sa unang bilang, makatutulong ang bagong teknolohiya sa pagpapaunlad ng ating kakayahan, masayang mukha. Ikalawa, umiwas sa mga gawain makapagpapaunlad sa ating sarili, malungkot na mukha. Ikatlo, makilahok sa mga paligsa makapagpapaunlad ng mga talento sa inyong barangay. Masayang mukha. Ikaapat, huwag ibahagi sa iba ang ating talento. Malungkot na mukha. At ang panghuli, magsanay upang lalo pang maging mahusay. Masayang mukha. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Itala sa graphic organizer ang mga talentong pwedeng gawin gamit ang makabagong teknolohiya o multimedia. Gawin ito sa sagutang papel. At narito ang graphic organizer. So mga talento na pwedeng gawin gamit ang makabagong teknolohiya o multimedia. Pagkatuto bilang 3. So, ang unang talento na pwede nating gawin gamit ang makabagong teknolohiya o multimedia, pag-arte. Ikalawa, pagsayaw. At ang panghuli, pag-awit. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang gawain X naman kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno.
Para sa una, pagtawanan ang kalaban sa kaligtahan kung siya ay nagkamali. Ikalawa, hindi paglinang sa mga talento. Ikatlo, paglahok ng buong katapatan sa mga paligsahan. Ikaapat, paggawa ng lahat ng paraan upang manalo sa patimpalak kahit sa maling paraan. At ang ikalima, pagtanggap ng pagkatalo ng maluwag sa kalooban. Ngayon ay ating iwas to ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Para sa unang bilang, X. Para sa ikalawang bilang, X. Para sa ikatlong bilang, check. Ikaapat, X. At ang panglima, check. Para sa bahaging paglalapat, sa iyong sagutang papel, buuin ang konseptong natutunan sa araling ito. Ipakita ang iyong patlang at sikaping mapaunlad hindi lamang sa sariling kapakanan, kundi para sa patlang ng lahat. Maging patlang sa pagtanggap ng papuri ng ibang tao at responsable sa paggamit ng iyong mga talento. Ugaliing patlang sa mga paligsahan upang lalo pang mahasa ang iyong talento. Makabubuting gumamit ng patlang o teknolohiya sa pagpapaunlad ng talento at magpagiging malikhain. Maari ninyong sagutan sa pamamagitan ng pagpili ng mga salita na nasa loob ng kahon. Ngayon ay ating iwasto ang bahaging paglalapat. At narito ang aking mga kasagutan. Para sa unang patlang, ipakita ang iyong patlang, talento, at sikaping mapaunlad hindi lamang ang sariling kapakanan, ngunit para sa kabutihan ng lahat. Maging mapagkumbaba sa pagtanggap ng papuri ng ibang tao at responsable sa paggamit ng iyong mga talento. At ugaliing makilahok sa mga paligsahan upang lalo pang mahasa ang iyong talento. Makabubuting gumamit ng multimedia o teknolohiya sa pagpapaunlad ng talento at pagiging malikhain. Para naman sa bahaging pagninilay, magsulat ka sa iyong papel ng iyong naramdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na patlang. Nabatid ko na patlang. Naisasagawa ko na patlang. At dito nagtatapos ang ating aralin sa pagpapamalas ng pagkamalikhain. Sana'y marami kayong natutuhan. At hanggang sa muli mga bata, maraming salamat at paalam.